I think my bones just cracked. Ungot ni Marcos sa mahiga nila sa David sa kama. Napangusal man siya, tinapos ang balikat. Parehas lang tayo, nabali ata buto ko. Agad na naman binilingan si Marcos sa akmang aalis na ito. Thank you. For what, Fatima? Hinarap siya nito. For helping him. Tinuro niyang asawa na kay Gas sa kama. My husband, na makauwi dito. Welcome. Anito tumitig sa kanya ng matiim. Para sa akin, sakit ang pagiging manhid at malala na kayong dalawa. If you really love him, then tell it to him. His heart was once broken, so don't broke it once again. My friend deserve a happy ending. Ngayon ko lang siya nakita naging ganyan. I can see in her eyes that he is contented with you. So I hope you do. Pagkatapos itong sabihin lahat noon, agad nang umalis sa harapan niya. Siya na may napakurap-kurap, napahawak sa puso niya. Mahal ko ba si David? Naguguluhan siya sa kanyang sarili. Napabaling siya sa kama nang marinig niyang tinatawag siya ni David. Fatima, baby? Agad siyang lumapit dito at inalis ang sapatos at medyas. Akmang tatanggalin na sana niya ang button-up shirt na tinabig ni David ng kamay niya dahilan para matigilan siya. Don't! Para siyang binugbog at ang puso niya dahil sa sakit noon. Naramdaman niyang may tumulong luha sa pisngi niya kaya agad niya itong pinunasan. Pero wala itong tigil sa pagdulo. Don't touch me! Anito't nilayo siya. Pinipigilan niyang luha na walang tigil sa pagdulo sa pisngi niya. Nanginig na rin ang katawan niya. David, tatanggalin ko lang ang damit mo para makatulog ka ng maayos. Ani at pilit na tinanggal ito. Kahit labag sa kanya at gusto na niyang umalis, tinanggal niya rin ang pants nito para presko itong makatulog. Wala ding tigil ang pagtataboy sa kanya ni David at bumubulong-bulong ng don't touch me. Don't touch me, I'm married. Napatigil siya sa pag-ayos ng ulan sa uro ng asawa. Napabaling dito. Ha? Huh? I'm married. My wife will be mad. Paos pa nitong sambit sa kanya. Sa hindi malamang kadahilanan na tigilan ang pagturo ng luha sa pisngi niya, ang karinang mabigat na nararamdaman niya sa puso ay naging magaan. I'm married. Agad siyang napangiti at tumabay ng higa sa asawa. Mahigpit tong niyakap. Nilalayo siya nito ng pilit pero tumawa pa siya ng mahina. She can't help but to smile. I know, I'm your wife. Bakas ang saya sa boses niya. Nang narinig nito ang sinabi niya, tumigil tas na pagtulak sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. He embraced her softly. Kaya niyakap niya rin ito pabalik. Tumalo ng puso ni Fatima na haggan siya ni David. Buong puso niya itong tinagon habang ang puso niya walang tigil sa pagtibok ng mabilis. Lumalalim ang ginagawa ng asawa sa kanya. David, lasing ka! Napahimig na lang si David sa kasya tumigil. Sinuksok ang mukha sa balikat niya. Pagkatapos, sinaalis nito ang kamay at nasa katawan niya at mahigpit siyang niyakap. Baby? David's voice was slurred and sexy. Niyakap niya ang bewang nito. Bahagyang lumapat ang labi ng asawa sa balikat niya at taramdaman ang mainit na hininga nitong dumapo sa balat niya. I wanna give you my heart. Will you give me your heart too? Namilog ang mata niya dahil sa gulat. Napatitig sa kisame sa narinig na tanong ni David. Ramdam niya ang sobrang bilis ng pintig ng puso niya na para bang hinahabol to ng kabayo. Fatima, baby. Pabulong na tawag nito sa kanya at mahigpit ang yakap. Don't tear my heart, baby. Ani David at mas inilagay ang mukha sa balikat niya. Hanggang sa makatulog ang asawa, walang lumabas na salita mula sa bibig niya. Di pa rin mawala sa isip niyang sinabi sa niya ni David. Alam niya, may dahilan to kung bakit ito yung tinanong. Hinawakan niyang braso ni David na kayakap na mahigpit sa kanyang bewang at pinagsiklop iyon. Gusto ko din na ibigay sa iyo ang puso ko pero hindi pa ako sigurado kung mahal kita, David. Ikaw ba? Mahal mo ba ako? David's POV. Damn! David groaned when he woke up at bumungad sa kanyang masakit na masakit niyang ulo. Kaya napahawak siya doon. Agad siyang umupo mula sa pagkakahiga sa malambot na kama. Ipinalibot ang tingin sa buong silid na kinakabahan. Nakahinga siya na maluwag na makitang nasa kwarto siya ng kondo niya. Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa kama. Nasa po ang ulo niya nang maramdaman ulit ang sakit no na parang binibiyak ang ulo sa sakit. Damn! Hangover again! He groaned. Agad siya nagtungo sa banyo at naligo. Pagkatapos ay nagdamit ng maayos bago hinanap si Fatima. Fatima, baby! He called her but no one's answering. Agad siya nagtungo sa kusina pero wala doon ang asawa. Sa hindi malamang kadahilanan nagsimula siyang kabahan. Akmang tatakbo sana siya para kunin ang cellphone sa kwarto para tawagan si Fatima na makita niyang isang post-it note sa ibaba ng mesa, katabi ng isang Advil at isang basong tubig. Pinulot niya ang note at binasa. David, bumili na ako ng Advil para sa sakit ng ulo mo at sorry dahil kahapon, di mo kasi ako pinapakinggan.
Di naman talaga ako unang humagan eh. May niluto din akong breakfast dyan. Hindi ko alam kung masarap pa kasi hindi ko na natikman. Nagmamadali kasi ako eh. Kung ayaw mo yung lasa, tapon mo na lang tas magluto ka or order ka ng bago. Di na rin ako nakapagpaalam sa'yo kasi ahimbin ng tulog mo. Nasa cafeteria ako kung hahanapin mo ko. Wala pa kasi si Irish kaya ako muna magbabantay. By the way, good morning baby. Fatima. Napangiti siya habang paulit-ulit binabasa ang sulat ng asawa, lalo na ang baby. He cannot help but to smile while eating her breakfast. Simple agahan lang nakahanda. Scrambled eggs, 2 pieces of hotdog, pancake, milk at lugaw. Napangwi siya na matikman ang omelette na niluto ni Fatima. Medyo maalat yun pero pinilit niya itong kinain. Nang matapos siyang kumain, hinugasan niya ang pinagkainan at pasalampak na naupo sa sofa. Damn, I'm full. He touched his stomach. Napatingala siya sa kisame at naisip si Fatima. Iniisip niya kung anong ginagawa nito ngayon. Maya-maya may biglang pumasok sa isipan niya at agad siyang tumayo at nagbihis. Sa kabilang banda. Ate, ako na po dyan. Bumaling si Fatima kay Manang Josie na nakangiti sa kanya kaya agad niya itong nganitian pabalik. Hindi Manang, baka marami pa po kayong ginagawa, ako na lang po. Ani at ipinagpatuloy ang paglalagay ng toppings sa mga cupcake. Masyado marami ang customer kaya tumulong na rin siya sa pagde-design ng mga cupcake dahil wala naman siyang ibang ginagawa. Matapos yung mabasa ang lahat ng reports tungkol sa pagtaas ng customer nila sa month na iyon, kaya tumulog na siya. Hinawakan siya ni Manang Joseph sa balikat. Kinuhang hawak ng cupcake sa kamay. Ano ka ba naman ma'am? Ako na po, tsaka konti na lang customer. Sige po, salamat. Umiti siya sa kanya bago nagpaalam. Pinunasan niya muna ang kamay sa tissue. Akmang itatapo yan dito sa basura na makita niyang punong-puno na ito. Napabuntuhan niya lang siya bago ito kinuha at lumabas sa backdoor at tinapon ito. Pinagpag niya ang kamay nang maitapon at akmang papasok na sana siya sa pintuan. Nang may humawak sa braso at iniharap siya dahilan para mapasubsob ang mukha niya sa balikat ng pangahas. Nanlaki ang mata niya kaya agad na itong tinulak. Handa na sana siyang sumuntok na mapagtanto kung sino iyon. David? Mahinang bulong niya. Pinasadaan niya ng tingin ng katawan nito at napanganga siya. He is wearing a dark blue button-down long sleeve that was folded under his forearms. His muzzle protruding in a black pants. Naamoy niya pang mabangong pabango niya. Biglang nag-init ang katawan niya. Baby, I'm here to fetch you. Kuhanin mo na ako. Wala sa sariling sagot niya habang nakatingin pa rin sa katawan ni David. Nang mapagtunto niyang sinabi, biglang nanlaki ang mga mata niya at tigtaas ng tingin sa mukha ni David. His cheeks blushed. The side of David's lips rose up her eyes was glistening in happiness. Napamewang pa ito sa harap at mukhang natutuwa. David chuckled. Ang kulit ng baby ko ngayon ha? Sabi niya sa bihagan kay Fatima. Damn, parang gusto ko ng BJ. Nag-iwas siya ng tingin at tumikim. Anong ginagawa mo rito? Sa halip sagutin siya nito, sinilipit ang likod niya bago nagsalita. Where is the bathroom? Her eyes were serious and his jaw clenched. Hindi makapaniwalang napatingin siya dito. Ha? Anong bathroom ka dyan? Public place, so David, huwag kang masabik. Natigil siya sa pagsasalita ng bigla, tumawa si David ng malakas. Sobrang pula ng mukha nito. Pitili rin ang tenga niya habang tumatawa. Hawak-hawakan siya niya na parabang nakarinig ng joke na sobrang nakakatawa. Damn, baby, I just wanna be. Ramdam niyang pamumula ng mukha niya dahil sa kahiyan. Kaya wala sa sariling yumakap siya kay David. Nalagay ang mukha sa matitipunong dibdib nito. Naramdaman niyang natigilan si David at ang pagtawa niya. Siya naman ay napanguso. Sorry naman, di ko alam. Kala ko kasi... David cut her off. If you want to, we can make out on your office. He whispered on her ear huskily. At tinawakan ang bebang niya dahilan para mas magkadikit ang mga katawan nila. Ramdam niya ang init ng katawan ni David. Ang gilas nito. She pouted and smacked David's arm. Natawa naman si David doon at tinawakan ng magkabilang pisngi niya. Naparunok siya nang biglang bumaba ang tingin ng mata ng asawa sa nakaawang niyang labi. Unti-unting lumalapit ang mukha nito sa kanya kaya wala sa sariling napapikit siya at hinintay na dumapo ang labi ni David sa kanya. Ilang segundo pang hinintay niya pero wala siya maramdamang dumapo na labi sa kanya kaya napamulat siya. Nakangiting nakatingin sa niya sa David ang peste. Mukhang sayang-saya pa sa ginagawa. Lupa, lapunin mo ko ngayon ha. You are so adorable and cute, he said softly. Kaya naman pinukol niya ito ng masama at tinampas sa balikat. Tawa lang naman ang tawa sa David. Akmang alis na sana siya nang biglang hablutin ni David. Ang dala niya at ibigay ang isang shopping bag kaya nangulot ang loon niyang tinanggap iyon.
Anong gagawin mo dito? Aning at sinilip ang laman noon. Change your clothes. I have a surprise for you. Hinagkan sa lito sa noo at hinawakan ng kamay papasok sa girls' bathroom. Ha? Hindi pa ako pwedeng umalis. Walang magbamanage ng cafeteria ko. Tsaka may meeting ako mamaya sa isang kliyente. I asked someone to do it. Napabaling siya kay David. Pero, no more reason, babe, or else? David leaned over her ear. We will make love here. Magpapalit na ako. Putol niya sa sasabihin nito at agad nagtungo sa girls' bathroom. Narinig niya pang mahinang pagtawa ni David bago na isara ang pintuan. Siya na may napasandal sa nakasarang pintuan bago nilabas sa mga mamahaling damit na binili sa kanya ng asawa. Fatima's POV. Saan ba kasi tayo pupunta? Tanong ni Fatima kay David na nakangiti lang habang nagmamaneho. Kanina pa niya tinatanong ito kung saan sila pupunta, pero hagkan lang ang naging tugon ito sa kanya. Nakapagpalit na siya ng damit at nagtataka siya kung bakit maxi dress ang binili ni David para sa kanya. Ang suot naman ng asawang kanina lang ay button-up shirt at jeans, ngayon naka-denim short na siya at t-shirt. David? He pouted. David glanced at her. Sabihin mo na kasi kung saan tayo pupunta. Ines niyang sabi habang nakanguso. Tumawa si David kaya tinignan niya ito na masama. It's a surprise. Kapag sinabi ko sa iyo, hindi din surprise. Mas lalo pang humabang ang uso niya kaya tila lang siya nagsalita. Ilang minuto pang binyahe nila at tumigil ang sasakyan sa isang port kaya nagtaka siya. Sabay silang lumabas si David ng sasakyan at hinila siya nito sa kung saan. Siya na may palingaling nga lang sa paligid dahil madami nakadaong na barko. Tumigil siya sa paglalakad. Hinarap ang isang mini-yacht na nakaharap sa kanila. Hindi ito gaanong kalakihan pero hindi niya mapigil ang mamangha dito. Hinarap niya si David pero nagulat siya nang hagansan ito bigla kaya napanguso siya para itagong kilig. Hinawakan niya ang kamay niya, pasakay sa mini-yacht at pinaupo sa upuan. Yours? She asked. Yeah, you like it? At tumabi ng upo sa kanya. He nodded with a smile on her lips. Yes. Napangisi si David bakit tumayo at naglakad papuntang gitna, parenteng minanipulang manibera ng mini-yacht. Nagsimula na rin silang lumayo sa port kaya napangiti siya. Simula ng bata pa siya, gustong-gusto niya makasakay sa barko, kahit yung maliit lang. At ngayon nakasakay na siya, salamat sa asawa niya. Tumayo siya sa pagkakaapot, maingat na naglakad palapit sa asawa. David? She murmured and went closer to him. I saw him take a glance at me lifting his sunglasses so he could see me. Sumulyap ako sa hindi kalayon at nakitang malayo na kami sa port. Pumunta ako sa likod niya at niyakap siya. I felt him froze. Thank you. For what? Tanong niya at sumulyap sa akin mula sa likod. Alam mo ba ngayon lang ako nakasakay ng yacht? Her forehead creased. Nung bata ako, pangarap ko talaga makasakay ng yacht kahit maliit o malaki. Pero mas bet ko yung malaki, David. I joked. Then I will buy one. Hoy, joke lang, to naman. I smacked his arm. Thank you, David. Anong gusto mong kapalit? Nagulat ako nang hilayan niya ako sa harap at pinarap sa manibela. Nilagay niya ang kamay ko sa manibela at inalalayan iyon. Make love to me then. Halos mabulunan ako ng sarili kong laway sa tanong niya. Ramdam ko ang pag-init ng mukha ko. As in, dito? Nahihiyang tanong ko. Tumango siya. Napanunok ako. Walang ano dito. Nauutal kong ani. Narinig ko pang mahina niyang pagtawa. It's okay, kapag nakarating na lang tayo sa isla. Natigil ako nang marinig kong sinabi niya. Naningkit na mga mata kong hinarap siya. Did you just say, island? I ask. Pinalibot ang tingin at nang makita kong binasani niyang labi niya at nag-iwas ang tingin, unti-unting umuwang ang labi ko sa natanto. What the? Mahina akong gumulong nang umiti siya sa akin na parang bata. Her one hand shake on my waist habang isa'y sa manibela pa rin. David, explain. Pagalit ko sa kanya pero ngumuso lang siya sa akin na parang nagpapakute. Dalawa. Umiling lang siya sa akin. Castro, kapag di ka pa rin salita, talagang di ka makakaisa sa akin. Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko nang yakapin niya ako na mahigpit. Kung kanina iisa ng kamay ang nasa bewang ko pero ngayon, dalawa na. Damn! Mura niya. Narinig ko pang pagpindot-pindot niya kung saan at naramdaman ko, tumigil ang miniyat na sinasakyan namin. Nilagay ang mukha niya sa balikat ko at naglalambing na niyakap ako. I will talk now. You're always at your work so I want us to go on a vacation. Bakit sa isla? Humiwalay siya sa yakap at nakangawing tinignan ako. What do you mean? Siyempre, sa dinami-rami ng lugar na pwedeng pasyalan, bakit sa isla pa? I ask curious. I'm gonna tell you later, baby. Ngumiti siya bago ako hinaggan.
I pouted pero hinayaan ko na lang siyang humarap sa manibela at tumawak doon. I rested my head on her chest at pinakaramdaman ng sariwang hangin. Naramdaman ko rin gumalaw ang sinasakyan naming mini-yat at ang kamay ni David sa bewang ko. Wala kaming imik habang papunta sa isa na sinasabi ni David at di ko alam ang pangalan. Tanging ang wasik lang ng araw na maingay habang papunta kami roon. Hindi ko alam kung ilang oras kami naglayag bago marating ang isla. Nakatingin lang ako sa mga ng isla at hindi ko mapigilang mamangha. Yes, finally we're here. Sobrang linaw ng dagat at kumikinang tudal sa araw. I can see the rock formation like I could see reach it as if I wasn't in deep. My eyes were glistening because I can see the corals and fish swimming just below us. Nagangat ako ng tingin. Nakitang malaking coconut tree at malaking rock formation. Sa hindi kalayuan nakita ko mga cottages at cabana para sa mga guests. My heart is thumping in excitement. Hindi ko mapigil ang mamangha kaya agad-agad ako bumaba at di na hinintay pa si David. Nagulat ako nang bigla na lang ako matisod. Akala ko masusubsob ako sa buhangin pero isang kamay ang mawak sa belang ko para hindi ako matumba. Napabaling ako kay David na nakatingin sa akin ng masama. Sobrang seryoso na mukha niya. Careful, he whispered softly. Inanalayan ako ni David na makababa sa miniyat at naramdaman kong ginhawa. Nilanghap kong press kong hangin habang nakataas ang dalawang kamay sa ere. Sa pagmulat ko nakita ko nakatingin sa akin si David habang nakangiti. I smiled back to him. Lumapit siya sa akin. Inayos ang buhok ko na nililipad ng malakas na hangin. How was it? He said and smiled. Ang ganda! Nakaka-excite mag-ikot-ikot. I giggled and clapped my hands. He chuckled before touching my cheeks. This is a private island, baby. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. It's a private island and this island owned by my cousin and my investor here. There are only a few guests here right now. You won't get disturbed. Anong pangalan ng isla? I asked, curious. Hinawakan niyang kamay ko at pinaglandas yun bago nagsimula maglakad. It is called Love Island. Napakunot ang noo ko. Bakit ganun ang pangalan? Ang daming pwedeng ipangalan na. Nakita ko isang babaeng pinagsawa ang tingin sa katawan ng asawa ko, kaya tumaas ang isang kilay. The others even give a flirty look and smile, pero nakatingin lang sa daan sa David. They said if you bring me the most special person to this island with you, you can be with him for the rest of your life. My mouth parted. Binasa ko labi ko at tumingin sa mata niyang nagniningning. So, I'm special to you? Nauutal kong sabi. Nagulat ako nang bigla niyang hagan ang labi ko at mabilis gumiti sa akin. Yeah, you are special to me, baby. He winked to me bago niya sinilubo ang mga staff at kinausap ang mga ito. Napahawak ako sa puso ko dahil sa sobrang bilis ng pinting niyon. Napatingin sa paligid at nakita ko ang babae na nakatingin sa akin na masama. Iba naman nakasimangot sa akin. Tinaasan ko sila ng kili at pinagkrus ang kamay sa dibdib. Manlumo kay sa inggit. He is mine, so back off. Napaayos ako ng tayo na magtagpo ang mga mata namin ni David. Kinakausap siya ng babaeng staff at may mapangakit ng ngiti sa labi. Pero nakatingin lang sa akin si David. My heart is thumping so fast. Sa kabilang banda. Please. Mas lalong humaba ang gusto ni Fatima na makita niya na seryoso pa rin ang mukha ni David. Nag-aayos sila ng gamit dahil magsustay daw sila dito ng ilang araw. Wala naman siya nagawa dahil nakanda na pala dito ang ibang damit niya. Lumapit ako sa kanya habang inaayos ang damit ko sa cabinet. Please David, magsuswimming lang naman ako eh. Nagpapadyak pa ako na parang bata lang. Mapapayag siya pero wala pa rin tong talab. Para tuloy akong bata dito na hindi pinayagan ng magulang makipaglaro sa ibang bata sa labas. Pese ka, Castro. That's my underwear. Ice cream na makita kong hawak niya yon. Gumisi naman siya sa akin. Pinagmamasan pang gamit ko. Itong isuot mo kapag nagsara tayo sa shower, baby. You! Naginit ang pisngi ko sa sinabi niya kaya agad ko inago ang gamit ko sa kanya. Pero tinaas nilang iyon at tumalakhak ng tawa. David? What? Natatawang tinaas niyang kamay kong pilit inaabot ang gamit. Give it back to me. I screamed at the top of my lungs at tumalon para sana abutin ang gamit ko pero mas lalo niya akong tinataas. David Castro! I screamed really really loud. He looked down at me. I wonder kung ganyan kalakas ang sigaw mo kapag may ginawa tayo mamaya. Kumindat siya. Halos mabunonan pa ako sa sariling daway ko dun sa dumi na mga pinagsasabi nitong lalaki na to. Castro, nakakainis ka. Sigaw ko nang bigla siyang tumakbo at tumigil sa gilid ng kama. Hawak pa rin ang gamit ko. Come on, baby. You want to take it? You want this? Nakakaasal niyang sambit. Isa, David, kapag hindi mo ibababa, makakatikim ka sa akin. Biglang sumili ang pilong isa sa labi ni David.
What is it? What can I take from you? Halos sumabog na sa pulang mukha ni Fatima dahil kay David. Sinama niya Tarantino at napasingap siya na makita niya na iwinawagayway ni David ang gamit niya sa Erin na parang bata. Kaya agad niya itong tinakbo. He looked amused pero nawala ay nang kumapit siya sa leg ni David. Ipinulupot ang hita sa bewang niya. Nakita niyang matigilan to at unti-unti, buwaba ang kamay kaya kinuha niyang pagkakataon para kunin ang gamit niya. She smiled na makuha niya na ito. Pero unti-unti naglaho ang ngiti niya na makita kung anong posisyon nila. Lalo pa nang maramdaman niyang kamay ni David sa bewang niya para suportahan siya. Napatili siya nang bigla silang bumagsak na David sa kama. At ngayon, nakababaw na sa kanya ngayon ang asawa. Nanlalaki ang matakot, nakita ko nagulat din siya. His hand remained on my back. Nakita ko kung paano umikting ang panga niya habang nakatitig sa akin ang mga mata niya. Unti-unting nagbaga na para bang kakainin ako ng buhay. Buwaba ang tingin niya sa labi ko na kaawang. Binaba niya ang mukha niya sa labi ko at agad itong hinuli. At nakita ko ang sarili kong tinutugon ang ginagawa niya. Mabilis kong tinapon ang gamit ko sa kama. Niyakap ang kamay ko sa balikat niya para mas lalang mapunta pa siya sa akin. Napapikit siya ng sabunutan kong buhok niya. Nang naghiwalay ang labi namin, nagkatinginan kami. Parehong naghahabol ang hininga. Ang mga mata niya puro ng kasabikan. Pigil ko ang hiningang tinulak siya. David? He murmured. Hinihingal habang nakatingin sa mata ko at namumungay ito. Swimming! Ngumuso ko at kinurap-kurap ang mga mata ko para mapapayag siya. Mahina siyang natawa bago ko rutin ang pisngi ko. Alright, mamaya na. Are you hungry? Tanong niya at tumayo mula sa pagkakaubabaw sa akin. Tumango naman ako at tumupo sa kama. Pumasok siya sa walk-in closet at paglabas niya, may dala na siyang pang ibaba ko kaya nagtaka ko. Lumapit siya sa akin. Binigay ito sa akin. Anong gagawin ko dyan? Tiningala ko siya bago kunin ang hawak niya. May naglalarong isa sa labi niya na kinasingkit ng mata ko. Just wear it. Kahit nagtataka, tinanggal kong gamit ko at tinapon niyan sa mukha niya. Damn! He cursed. Nakita ko ang mata niyang puno ng kagustuhan. Binasa ang labi ko. Ako na may sinuot ang gamit na binigay niya habang kagatan pang ibabang labi para pigilan ang tawa. Tara na, nagugutom na ako. Swimming pa ako mamaya. Hinila ko siya palabas ng cabin. Sabay silang lumabas mula sa cabin nila habang kami ni David nasa bewang niya. Humahaplos doon kaya tinampal niya iyon pero mas lalong pang nilagay ni David ang kamay doon kaya hinayaan niya na lamang. Sa kabilang banda, halos murahin niyang lahat ng mga babaeng nakatingin sa matipunong braces ang asawa niya. Nagulat siya nang bigla siyang hapitin na marinig ni David sa katawan nito. Nang lingunin niya ito, magkasalubong ang kilay niya habang nakatingin sa isang grupo ng lalaki nagtatawanan habang nakatingin sa kanya. Napatali siya nang bigla siyang buhati ni David na pang bridal style dahilan para mapalapit siya sa balikat nito. Tuluyan na bang magiging mabuti ang pagsasama ni David at Fatima? Bagawa pa kaya maghiwalay ng mag-asawa matapos makuha ang mana? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.